Jill, ang ganda-ganda na naumpisa natin eh. Sige na, ituloy mo na. Hindi, alam mo kung tato eh. Ay, ayoko nga. Ikaw nga itong sinto na to. Dapat mo sumabay sa akin. Kung gantayin mong nag-iisa ka lang para marinig ko ng maganda dahil pagkasabay ako sinto na to. Sige na, ngayon lang. Pagbigyan mo ko, ngayon lang. Tamo, tamo, maganda-ganda. Ikaw lang sa akin. Hindi, gantayin mo. I can't stop loving you, so I've made up my mind to live in memories of unknown rooms and chairs. I can't stop wanting you, and it's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, long ago, still make me blue. Nina, Renan at Amelia. Palakpakan natin ng mga kampyon ng taon. Sina Amelia Mercado at Renante Santiago. At ang pag-aabot ng tropeyo ng karangalan, walang iba kung hindi ang taga-pangulo ng lupo ng Inampalan, si Ginoong Chris Villena. Nakasama ang ating kagalag-galag. Maraming salamat ho. Ay naku, dapat naman talaga sila manalo, di ba? Oh, ang galing. Salamat ho. Ang galing-galing talaga. Naku, salamat ho. Ang galing talaga. Salamat. Malay niyo, maging sikat din kayong singer katulad ni Ami. Tignan si Ami, naku. Baka naman pwede mong tulungan yung mga talent namin. Obviously. Maraming opportunity sa Maynila para sa mga katulad ninyo. Maraming clubs na nakakailangan ng singers. Pwede ko kayo may book doon. Kailangan lang ng konting policy na tsaka tamang pagpili ng mga kapatid ninyo. Narinig mo yun, Ami? Matagal ko naman sinasabi yun sa kanya eh. Eh, totoo ba, Miss Abelina? Pwede ba ang aking anak sa Manila? Narinig mo yun, Mag, gano'ng kagaling kumata ang aking anak eh. Di ba, Mio? Ang galing-galing ng aking anak. Ano siya ngayon, Miss Abelina? Bakit hindi ko subukan? Oh, ito naman si Didi. Para katuan lang naman ng mga bata ang pagkante. Sayang naman ang pangarap ko kay Renan. Sa pagkintakas na lang naman mauwi. Aba, iba naman si Renan sa anak ko. Bahala si Renan kung anong gusto niya mangyari sa buhay niya. Eh, totoo rin po naman talagang
katuwaan lang namin ni aming pagkanta eh. Ano? Pero pwede naman ho namin pag-isipan, hindi ba? Ha? Pag-isipan po namin? Talagang dapat yung pag-isipan dahil sayang lang kung dito lang kayo kakanta. Mabuti pa bigyan ko kayo ng calling card ko. Kika, nabubusan niya ako ha. Ano dali eh? Bob! Pasin mo yan, tatakot ng boss ko. Meron ba ako natitirang calling card sa'yo? Ako? Malaking chances niya na umasenso sa Maynila. Lalo na kung si Chris Villena magiging manager mo. Marami na itong nahawakan. Sinarito si Vina Salcedo. Siguro na may kilala niyo si Vina Salcedo. Tagahanga ho ako noon. Tagahanga ho ako ni Vina Salcedo. Okay na, o boss. Ito, tawag mo lang ako ha. Salamat po. Tatawagan natin. Oo. Oh. Pinapola. Oo. Sa letra G, 55. Pupunahin natin ulit. Dalawang klase lang ang tao sa mundo. Yung manluno at saka yung makakalugod. May mali mo ba talagang talent scout yun? Sa letra O. Kung ganyan naman wala ka pagkakatiwala ang tao sa mundo, ano mangyayari sa'yo? Tandaan mo, maraming manluno kong nagkalat sa Maynila. Hoy, Renan. Kamusta na ang swerte mo? Wala, hindi pa tumatama. Gusto mong pero talagang malas ang buhay ko. Uy, baka na maswerte. Baka palatuhan. Kaya mo, baka tumama. Sorry, ha? Ano? Ayan? Sorry. Ano ba? Inalas tuloy ako. So? Uy, ma, ikaw muna maglaro. Magkano to? 50. Nagpapatawa ka. Pasalamat ka. Pinagtsatsagaan pa rin kita. Hindi mo kailangan si Renan. Sumasakay lang naman yung sa boses mo eh. Kung ikaw ba naman eh, nung panagsol sa pagkanta mo, malayo na narating mo ngayon. Kung ayaw niyos pa, madiiwan mo. Hindi naman ganun kasimple na eh. Ang gusto ng kausap namin ay kaming dalawa. Hindi lang naman ako bilang solowista. Kaya ano? Hihintay mo magmilagro ang patulan sa kapilya para magbago ng isip si Renan. Ganun ba? Ay naku, Amelia, makinig ka nga sa akin. Sa minsang paglapit ng pagkakataon, kailangan sunggaban mo na. Oras na pinalampas mo ito, baka hindi na tumaulit. Isa pang dapat mong tandaan, may mga kapatid ka pang kailangan mong alagaan, obligasyon mo yan sa pamilya mo. Ngayon, uunahin ko ba lalaking yon? Kung ano ba, doon na tayo sa labas. Minya, huwag pakilaman yan. Nay, nay, humihingi ko si Minya ng biko at suman. Ano ako? Ikaw nga may gusto nun eh. Ano po ang dami? Alagin lang kumaka ng mga sikmura nyo para kayo. Akin na lang ba yan? Bilayan mo ng mga bata. Akin na lang ba yan? Baka masinsante pa ako ng gawin nyo. Uwi na kong gawin yan. Uwi na kayo. Oo. Ano na naman? Binito sandali lang. Uwi na. Laging gutom. Yan ang nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Pahingi ako ng dahon. Pakari ka, samahan mo ako. Tulungan mo ako. Ami, ami. Siguruhin mo lang na nakalis na lahat yung pinakano, babayaran ko. O, ba't yung papinakailamas na ho ito? May bumili na rito kanina, kaya dito ako makawat. O, binito kumawa ka pa na anin na suman dyan, ha? O, yakin na kayo na. Ano na naman ba yan? Bakit mo hindi nyo tignan yung mga ibang ginagawa dyan? Ang dami-dami ka ano. Ami, dito na nga pala yung bagong ano, arrangement ng isang kanta. Ay, nako, tama-tama dating mo. Aluluto lang ang suman, eh. Ah, nakausap ko na yung may-ari ng club. Ang sabi niya, okay daw sa kanya. Bibigyan daw tayo ng boys to room, 3 beses sa linggo. Pakakantayin tayo.
pa kayo? Pangali na. Abi, eto na yung... Renan, ayaw mo ba talagang subukan yung alok sa akin sa Maynila? Matagal ko na naman sinabi sa iyo yung sagot ko sa bagay na yan eh. Ayoko. Tama na sa akin yung kumanta tayo ng tatlong beses sa linggo dyan sa club sa bayan. Sa mga katuwaan, naimbita naman tayo sa mga contest, hindi ba? Kulang pa ba sa iyo yun? Sa akin umaasa lahat ng mga kapatid ko. Ikaw naman kasing tao, kay. Ano kayo? Kung bakit kailangan sagutin mo ang responsibilidad ng buong pamilya mo. Hindi ako pinapansin ni Renan. Renan? Ay, halika nga. Kasi kasi yung si Wilma. Iyahanda akong sumanya. Abby, bago mo isipin ang ibang tao, pangalagaan mo muna sarili mo. Hindi ibang tao ang pamilya ko. Pero mabuti na rin sa'yo nang galing. Tama ka. Pangangalagaan ko muna ang sarili ko bago ibang tao. Bago ikaw. Ikaw, halina kayo. Ika na, paran, paran! Paran! Ito ang gugulo, oo. Ami, Ami, saan pupunta? Hindi pa tapos ang trabaho mo? Nay! Wilma. Kaya na bahala kay Wilma. Ito kasi yung areglo. Pag-aaralan pa ni Ami, ha? Oo, areglo. Punumutulong ka ba dito, pwede umasenso ka? Kaloy, ano ba? Nagbubulakbul ka na naman dyan. Pauwi na lahat ng mga kaklase mo. Nagsasabong ka pa dyan. Exempted naman ako sa tisate. Ganun. Ina. Bakit ka na naman pupunta? Uy, magaling ito, ha? Ito talaga, ha? Lagi mong pinapasakit sa ulo ko. Ulo ko. Mas malaking sakit sa ulo kung susungin mo ang Maynila. Mabuti pa, pakasal na tayo. Ay, naku, Renan. Basta't ang alam ko, sawa na ako sa buhay dito. At lalong sawa na ako sa suma ng nanay mo. Ayun, bakit hindi mo nalang pakasalan si Wilma? Kasi ako, ayoko na magiling ng galapong at magbalot ng suman habang buhay. Kaya kung wala ka mayalok sa akin, iba na ko kalimutan mo na yung kasal-kasal. Malayo rito ang buhay na pangarap ko. Mataas ang pangarap ko, Renan. At kung mangangarap din lang ako, mabuti pa lubos-lubosin ko na. Ate, tutulungan yung inay. Huwag niyo siya babang gamit ng ating yun. Dali. O, sige na. Inay, ina. Paano na po, inay? Hayaan niyo po. Gagawin ko lahat ng kakaya ko. Huwag na huwag lang masisira ang inyong mga pangarap. Magpapakabait ka, anak. Mahal na mahal kita. Sige na po. Tatanghaliin kayo. Sige na po, inay. Alam niyo naman si aling natin. Sige na. Huwag mo nang hintayin si Renan, hindi na darating. Sige na. Tumakad na kayo. Huwag niyong papabayaan ang inay, ha? Halik na sa ate. O sige na, lakad na. Ano ba naman kayo? Iyak kayo na iyak. Tama na yan. O yung pag-aaralin niyo, ha? Huwag niyong papabayaan. Ay, sige na. Renan, nagmilagro bang patron sa kapila? Magkaiba lang talaga siguro ang tinatakbo ng isipan natin. Hindi naman ito nagkakalayo eh. Isa lang naman ang mundong ginagalawan natin. Kailangan lang nakahanda tayong tanggapin kung anuman ang nakatakda sa buhay natin. Alam ko na rin yun. Kahit ano pa mangyari, tayo pa rin. At alam kong ganun pa rin sa akin, di ba? Paano kung pipigilin ang sarili ko? Huwag ka na magsalita. Ano ko na yun? Para, Mama. Oh.
sabi si Ami, Abella Mercado, anak ka mo ni Diding yung pinsan niya sa probinsya. Eh, binabalaan kita, talagang walang bakante dito. Sandali ah. Ah, siya nga pala. May sulat ang nanay para kay Manang Carling. Pakibigay mo na lang. Hoy, namuti na mata mo. Pasensya ka na, madyungero kasi nanay mo eh. Hindi naman sa ganun tiyan. Ibig kong sabihin, it's a bad to have such an ambition. Hindi pala makikita. May naghahanap po sa inyo, sulat ho. Buksan mo niya. Po! Five balls! Naku, kanina ko pa inisipin ito. Paano sumika? Diba? Kaya kayo yan, inaakala na kayo ay lulusot. Ano sinasabi ng sulat niya? O, ano tapos? Natatandaan ko kung sumali mo sa akin. Na huwag ako mahihiyang ihina sa iyo kung ano man ang maaaring maging problema ko. Sinabi ko yun. Mga kaibigan, tayo rin na tayo mo. Tumarating rin yung paborito, si Vina Salcedo. Palakpakan natin. Let's give her a big round of applause. Welcome to Big Eye. Happy New Year, ha? Hello. Ang sabi mo pa, pagkutang nalubo sa akin ang pagkakaturuan ni Ben. Nako, Didi. Kung naalalaman mo lang, mas malaki utang na laban tatanawin ko sa'yo kung nung pa pinigilan mo. Anong takot niyo? Malay mo ba, araw makilala din natin sila, hindi ba? At malaki may tutulong sa kanila ni Bryce kung sakasakaling siya magiging manager nila. Ano itsura nung kami na yun? Ano itsura nung kami? Ay, maliito na maganda. Pero ano? Nako, anak ng pinsan ko sa probinsya. Dito na makikitaran. Masarap yung kuha mo na yung rositas mo ako. Ang bait yung ilan o? Ami. Ikaw ba si Amelia? Aba, Ami! Dalaga ka na! At gusto mo rin maging singer? Mayroon mo kasi nag-alok sa amin. Baka mo makapasa. At dito ka titira. Aba, nako. Nag-ambisyon ka maging singer dito sa Maynila sa itsura mong yan. Nako! Aba, dito sa Maynila, pumukul ka lang ng bato eh, tsak may tatamaan kang singer. Aba, eh lahat pa lang yata ng tao sa Maynila pwede makangaw ngayon, nag-aambis yung maging singer. O, sige. Kung talagang gusto mo, di dumito ka na lang. Kaya lang, Amelia, kailangan naman eh, siyempre tutulong-tulong ka rito sa bahay. Dahil, alam mo naman, hindi naman ako namimitas ng pera sa puno. Mahal ang bilihin ngayon. Siyempre, kailangan pagtrabahoan mo yung kakanin, yung tutulugan. Oho, oho! Hayaan niyo. O, sa kaya ko na magsarili, lilipat ka agad ako na hindi naman kayo mahirapan. Merci po! Alika, tulungan mo siya dyan sa gamit. Aha. Oh, bakit dito? Doon sa baba, doon sa kwarto mo. Ami, doon ka muna sa kwarto ng katulong, ha? Oo, doon sa kwarto ng mga maids. Oo, dalian mo. O, dalhin mo na doon sa kwarto mo. Ah, saan ba? Doon. Hi, ma. Oh, hi. New maid? Pinalay siya na naman ba si Mercy? Hindi. Siya si Ami. Galing siya sa probinsya. Remember, Chaditing? Well, anyway, anak siya ni Chaditing. Pinsang malayo. Distant cousin. Hi! Hi. Mercy, ano mong merienda? Ay, may dala nga pala akong kakanin at suman. Paborito nyo daw sa akin. O, yan naman pala. May kakanin at suman eh, oh. Mami naman, Diyos ko, how baduy. You know that's a no-no for me. O, huwag ka magreklamo, ha? Imported yan. Galing yan sa probinsya. Pa-no-no-no pa to, eh. Anika, Miss? Miss? Dito mo ba kasi yung Mr. Villena? Yes. Nandito mo ba siya? Alas ni Secretary. Sadali, wala ka eh. Unfortunately, siya ho? Wala pa ako natanggap ng check. Kaya hindi pa nakaschedule. Ang ibig mo sabi, wala akong tanggap. Kaya ito, ito, ito. Ayan, ayan, ayan. Thank you. Ang tatuloy mo ako, ha? Hindi ko na bumalik dito. Wait. Bakit?
hindi gumagabi. Dalawang linggo ko lang. Kaya na nga, hindi ko lang. Dalawang linggo si Bote. Check mo lang. Wala. For 2 weeks, I've been here. Magandang umaga po. Depende. Depende na. Anyway, depende kung anong kailangan mo. Oo. Nandiyan po ba si Mr. Villena? May appointment ka? Nakilala ko po siya sa amin sa probinsya. Naging urado po siya sa amateur contest. Nanalo mo kami. Wala, nasa na ba? Nangisingi. Tell Dina na wala talaga. It's a chicken. It's a chicken. Sige, no. Mag-advance ka pa. Oo, ha? Jeep. Kung hindi na bali, jeep. Wala akong kapalapin. Wala ka yun. Mrs.? Mrs. Dao? Ikaw yun! Uy, kung kausap mo, miss pa ako! Paraya mo yan. Palitin mo na. Sorry ho, miss. Babalik pa ko ba siya? Para sa'yo? Palagay ko hindi na. Anyway, eto papel. Isulat mo ang iyong pangalan, address, at saka phone number kung meron. I suppose marunong ka sumulat. Marunong daw. Ha? Huh? Sinabi ko na sa'yo. Huwag mo nang pansinin na. Salamat ko. Kasi wala akong sweldo. Linda, Headway Promotions, good morning. Promotions, good morning, Dan. Ay, Mr. Linares. Hold on, please. Hold on, sorry. Sir? Nasa kabilang linya. May kausap. I'll call you back. I'll call you back, tao. Oh, miss, importante lang ho. Kailangan ko siya makausap. Kaya nga tawagan na lang kita para hindi masayang ang panahon mo sa pagpunta rito at ako naman ang panahon ko sa pag-entertain sa'yo. Ani? Bakit niluloko ka naman nila kami yun? Hindi. Nung makausap ko naman si Mr. Villena, mukha naman siya interesadong kunin ako. Napipihin mo bang genuine yun? Alam mo naman dito sa Maynila, baka kung anong klaseng trabaho lang ibigay sa'yo nun. Hoy, bakit? Hindi mo ba siya kilala? Siya yung manager ni Dina Salcedo. Oo? Oh? Oo! Eh kung may bigating singa na siya, bakit kukunin ka pa? Ami, planchain mo nga ito. Ingatan mo lang at madaling masunog ang tela nito dahil mamahaling to. At kailangan to ni Cynthia bukas ng umaga. Iwanan ang tiyang tita. At saka ako, pag may inuto sa'yo, gawin mo aura mismo. Halika rito. Pasang ang tanga pa to. Halika rito. To. Ano balita doon sa manager mo? Hindi pa ko tumatawag, tita. Baka maraming ginagawa. Kasi may mga tao dyan, hindi na nakontent sa buhay, nananahimik na sa probinsya. Sumasali pa sa gulo ng Maynila. Inagila na naman pumangkin. Wow, konsoleksyon! My friends try and sell me, find a one of my own. But each time I try, I just break down and cry. Cause I'd rather be home, feeling blue. So I'm saving all my love for you. Oi, and I'm from Mohalio. Mali ang placement mo. Tatasan ko ho. Oo, sige. Tatasan ko ho. Cause I'd rather be home feeling blue. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. But each time I try, I just break down and cry. Cause I'd rather be home, feeling blue. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. Yes, I'm saving all my love. Ano? Ginagayo si Cynthia. Ami, tapos ka na? Oo, bakit? Kasi mag-aayos pa ako eh. Alam mo naman, matagal ako mag-ayos. Tsaka mag-makeup pa ako. Para madali, gusto mo tulungan kita? O, tutulungan mo ako? Oo. Diyos ko naman, baka naman makeup ang probinsya. Masirang kutis ko, Ami, ah. O, bakit? Maayos naman ang makeup ko, ah. Oo. Kasi alam mo, dapat alam mo kung ano i-highlight mo sa mata mo eh. Highlight? Oo.
Kasi alam mo, iba yung makeup na pang stage, iba yung makeup na pang TV, iba yung makeup na pang daytime. Mabuti pa ako na lang magtuturo sa'yo, okay? Ah, hindi. Bakit naman sa probinsya? Sa amateur contest, ganyan lang ayos ko, okay na. Hindi, iba eh. Ah, hindi ako mag-ayos. Hindi ako mag-ayos. Ah, hindi. Sandali. Sige. Ikaw na lang dyan, aalis muna ako. Pag-aralan mo yung mukha mo, mag-makeup ka para matuturo ka, ha? Ayun, talaga. Hindi, ikaw na lang, ha? Alam mo, sa amin sa probinsya, pagkagising na pagkagising ko sa umaga, ayos na kaagad ang mukha ko. Madalas na kami mag-away ng nanay dahil magbabalot lang daw ako ng suman, naka-makeup pa ako. Ang leday ng diko, ano? Pero anong highlight? Paghusayan mo, nang mabili ka sa telebisyon, kayo talaga nakikitara, masyado kayong abusada eh. Eh, huwag ka magdahilan. Alam mo bang mamahalin yung makeup na yan? Inaaksaya mo? Tumigil ka. Ako magpapakita sa'yo kung paano gumanda. Tuturuan kita mag-makeup. Papakita ko sa'yo kung paano. Wala ho, Chang. Wala ano naman akong ginagawa. Tumigil. Makinig ka sa akin. Ang gumanda ka. Alam mo kung masaya ka sa buhay. Ganyan. Papakita ko sa'yo kung paano mag-makeup. Ito. Ganyan to. Ito pa. Diyan. Ito. Ganyan. 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 And I don't have the energy to go out on the floor. When you're gone, I just want to hide. I can't go on. I'm not so scared. So what is it when you're gone? I don't know what to do. Dali! Sandali! Ano bang kailangan mo? Andyan mo. Ay, hindi kami bibili. Wala rito yung amo ko. Sandali, sandali. Hindi ko naman pinagbibili ito eh. Pasalubong to. Lumang gimmick na yun na magnanakaw. Sandali! Hindi ako magnanakaw. Alam mo, mas mabuti pa siguro kung tatawagin mo amo mo. Ay, naku, kung kilala mo yung amo ko, hindi ko hahanapin. Sandali, sandali. Mercy! Papasukin mo si Renan yan. Re. Ito ho, mga kakanin. Suman, bagong luto ho. Dala ho niya galing ng probinsya. Ito ha, alam mo nung mataba ko eh. Ginalaro pa ako niyan. Naku ha. Talagang ayaw niyo ho? Ayaw daw! Siyempre, gusto ko. Siniserve niya na. Sorry, wala siya eh. Ano ko na muna doon? Naiilang ako eh. Maghihintay na lang. Pero darating ko siya, ho? I don't know. You can wait for him. Just wait for him. Alam mo, Ami, aaminin ko sa'yo. Nung natanggap ko ang sulat mo, tsaka lang ako nakapag-isip-isip. Pinatunayan mo lang, Rena, na talagang maaasahan kita. Pero sana, maniwala ka naman sana sa akin. Oras na makausap ko si Mr. Villena. Malakas ang kutub ko na talaga matutulungan niya tayo. Sana nga, tama ka. Eh, pero kung ganito naman lagi na, wala si Reid sa opisina niya, hindi ko malaman kung ano mahihita natin sa paghihintay. Kunting tiyaga naman. Alam mo, pag may tiyaga, may nilaga. Ami, ikaw na yata nilalaga, hindi yung panahahalata. Tignan mo nga mga yan, oh. Eh, mukhang mga datihan na yan sa show business, eh. Ano ba yung pangit sa katapalat? Oh, excuse me nga. Sige. Miss Fortuna! Miss Fortuna! Ano na nga rito?
Halika dito, tao! Ano ba naman yan? Bakit yung ginaganito ang schedule ko? Bakit naman nila ginaganito? Hindi ako pwede mamayang hapon. Wala naman sa mga nila. Eh, kayo naman pala makasusunod. Eh, kayo naman pala makasusunod. Nasa taas. Eh, ituloy na lang. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Teka. Sabi mo wala si Mr. Villena rito. Ay, talagang wala rito si Mr. Villena. Sabi niyo kay Gina Salcedo nasa taas. Eh, bakit tinanong ba kung nasa taas si Mr. Villena? Napaka-pilosopo naman ito. Pilosopo na ako? Hindi! Teka, teka! Christian! Ika muna! Bakit pa? Nandang ito ka! Ano mo, tati? Chris Villena, tao ako. Hindi kabayo. Yan ang hirap sa'yo. Iniintindi mo yung porsyento mo. Sakikitain ko! Yun na lang hirap eh. Alam mo, matagal na rin ako naghahanap ng kabayo kasing galing mo kumanta. I think it's a lot easier to handle. Mr. Villena, binabi mo ako. Bakit ako lalabas? Ako sila, nakapasok. Ako si Ami, Amelia Mercado. Kami ko yung... Sino pa pasok dito? Eh, saan na pilitong pumasok eh? Mr. Villena, nagpunta ko kami rin sa Maynila gaya na sinabi niyo. Kayo ho nagpapunta sa amin dito. Oo, Mr. Villena, kami ho yung nanalo sa amateur contest sa probinsya. Kayo pa nga ho ang judge eh. Sino ba trespassing dito? Ito, trespassing! Walang trespassing dito. Pwede ba bumalik ka na sa dati mong pwesto? At Chris, pwede pa kisabi dyan sa palpak mong sekretarya. Lumabas! Palpak daw? Ay, di lumabas! Lumabas! Lumabas tayo! Lumabas tayo! At Chris, nangako pa na sa kanilang tutulungan mo sila? Pagkatapos, hindi mo entertaining? Vina, huwag ka nang kailan dito. Miss, anong pangalan mo? Aming Mercado, Miss Salcedo. Siya ho yung kasama ko, si Renan. Alam niyo ho, paghahanga niyo ho kami. At ano naman ang naipangakong tulong sa inyo ni Chris Villena? Ang sabi ho ni Mr. Villena eh, tutulungan daw ho niya kami maging singer dito sa Maynila. Pwede. Pwede nga kayong tulungan ni Chris. Hindi ba? Pwede raw. Lalo na fans ko pala kayo. Right, Chris? Salamat ho. Maraming salamat ho, Miss Salcedo. Thank you. Kakanta kami. Kailangan ko ba yun? Wala ko lang kayong gate pass eh. Eh, mayroon mo kami appointed kay Mr. Villena. Ang pinag-uusapan po rito, gate pass. Eh, wala kong binigay sa aming gate pass eh. O, di bali po, pakiatras lang sa sakyan. Wala ka pa sa kami. Binigay niyo ho sa amin. Pakiatras niyo lang sa sakyan, huwag kakapala kayo. Eh, ano eh, hinihintay niyo ho kami. Lang ho. Naku, hindi na tayo abot sa ensayo. Ikaw naman kasi Ami, sabi ko sa'yo, hilig mong maniwala, pinagluloko lang tayo ng bilyenang yan. Ito naman, hindi naman siguro nanluloko yun. Nakita mo, nagmukha tayong taka rito? Siguro, pinagtatawa tayo sa opisina nun. Si Mr. Villena yun ah. Sige boss, okay. Sige boss. Si Mr. Villena nga! Mr. Villena! Sadali! Sige, nakakahiya tayo rito. Halika na, pumila na lang tayo. Ano? Will you stop getting so tense, ha? Dahil nasira lang yung kotse ko, alam ko namang nalilis na tayo. Ano bang gawin ko, ha? Bahala ka sa iwan anak ka. Gamit ko yan, ha? Pwede ba? Gamit mo sa loob. Bahala ka! Ay, tulungan naman ako. Hindi sa TV naman ako. Sige na, importante lang. Boss, tulungan mo naman ako. Tumirik yung kotse ko rito, eh. Ano ba diferensya? Eh, hindi ko ma... Siya!
prensa pa paano pa drive-drive pa. Wala na pa pa naan sa kotse. Pari, baka pwede naman kang samahan sa broadcast to. Sige na. Ay, oo nga. Palilita kami sa show. Sige na naman, miss. So, tulungan nyo naman kami. Show? Artista kayo? Oo. Oh. Show ni Kuya Ike. May show kami doon. May show kami doon eh. Diba, pwede nyo akong samahan. Sige na. Miss, kaya ko lang. Please, sige na. Kaya ka na. Wala kaming gate pass. Oo, wala kaming gate pass. Bahala. I'm going to go to the gate pass. Nagtagal naman ninyo. Bilisan nyo. Late na tayo. Ano pang buhati mo na yan? Bilis. Late na tayo. Doon kayo sa major. Dito ka magkikuha. Ay, hindi. Dito? Tama. Doon kayo. Dito kami. Okay. Okay. Salamat. 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 Tinisan mo naman. Kasi wala ba si Bina eh? Ano yan si Bina? Ano kung ako malaman sabi ni Chris? Malasin siya! May... Ewan ko, hindi ko naman malam. Na. Hindi ko pwede dito. Hanapin mo, pambira to! Oo, oh, sandali lang, sir. Sorry, sir. Si Bina. Okay, Bina, dyan. Hindi, buhayaan mo na. Kilala ko na sila. Pasensya na kayo na. Nagawa na kasi yung finalist, kaya wala akong magagawa. Wala akong upuan sa report. Ay, hindi ko kami kaagad pinapasok ng gwardiya kanina eh. Yeah. Eh, may nahanap ako nila paspas sa iyo. Ah, ganun ba? I'm sorry, wala akong magagawa. Mr. Villena? Mr. Villena? Nagkataon lang mo na hiningang kanina paspas. Wala ako kami eh, kaya hindi ko kami nakapasok kaagad kanina. Ah, Miss Fortuna, nasa si Bina? Sir? Eh, diba sabi ko sa inyo, sunduin nyo at huwag kayong hihiwalay? Eh, ngayon nandito ako nga. Nasaan naman siya? Hinanap namin siya, pero kung nasaan man siya, siya lang nakakaalam. Talagang wala siya, sir. Eh, hinanap namin siya. Ayan, kasama ko si Bobby. Bobby, halika. Ba, diba? Ako sa'yo. Napakainit niyo siya dito talaga. Hindi na tayo makakagisi kung yun siya dito, ah! Alam ba yung kanta ni Gina? Lahat ng kanta ni Gina, alam ko ko. Narinig mo yun? Bob, halika dito. Sir, dala mo ba lahat ng minus one, Vina? Ito na ngayon, sir. I-practice mo siya. Bihisan mo siya. Pagandahin mo siya. Make-upan mo siya. Siya? Oh. Siya! You might think I'm crazy, pero siya! Kapabayan mo yan. Di ba narinig mo na yan? Pwede na yan. Gagawin ko siya star. Star? Siya! Dali, pwede na yan. Dali, dali, dali. Bibis ka lang yan? Sandali lang ha. Pakakantay yung lila ko ha. Sandali lang ha. Huwag mo ko iwan. Sandali lang ha. Sige. Antayin mo ko. Mr. Villena? Sir? Halika, darling. Pagkawaan siya. Nakapagawin ka mo. Halika, kung pahala sa beauty mo, makakabay kita. Sorry, ah. Costume mo. Dahil kikilabot ang kapag naayos kong buhok mo. Wala ko ibang may susunod. Ako pahala sa'yo, pero makakabay ng pagkakas na pagkakabay. Talaga? Oo, pahala sa'yo siya. Wag. Ano yung damit ko? Mayroon ko magkakas sa sa'yo. Wala ko. Wala ko. Wala ko. Bakit na? Tayo sa presa para sa inyo lahat na isang bagong singer na aking na-discover na I'm sure inyong magugustuhan. So mga kaibigan, narito po siya. Pakinggan natin ang kanyang tinig. Patungkol natin ang parapakan si Ami Mercado. I'm going to go to the hospital.
can see the different view. Like everyone, I've had a few in my life. Ma? Si Ami pa natin yan? Mukhang may ibig mo ba ito, ah? Pwede. Pwede, pwede. I can't. Pampilis. How must that save an empty place in my heart? Ay, boses niya. For you to come in space. Mas maganda ba yung version niya kaysa sa version ko? Kanta ko yung kinakanta niya. Superstar ka na yung si Kira. Siyempre si Kira. Mabuti na yung maliwanan. When all those winds have come and gone, whatever dance I may come through in my life, whatever else that I may do in my life, you'd always be something new in my life. Pala ng boses niya, no? At saka, ang galing niya pala mag-perform, no, ma? Oo. Buti pa siya. Nakalabas na sa telebisyon. Galing-galing mo talaga. Tignan mo. Mga kaibigan, anong sinabi ko? Tama ba? Magaling siya, di ba? Oh. Oh. Anong sinabi ko? Ba't parang nanalabi ka, honey? Medyo nanervous lang po. Ah? Nanervous mo? Ako sa umpisa lamang yan. Hindi problema. Pag tumagal yan, mawawala rin yan nervous mo. Pero salamat. Talaga, congratulations. Ang galing-galing mo. Ang husay-husay mo. Salamat po. O, oh, palakpakan natin siya muli, mga kaibigan. Now, ladies and gentlemen, here is a new superstar. Maraming salamat sa Mr. Piena. Ikaw ang dapat congratulate dahil you found yourself another gold mine. Alam mo naman sa business natin, kailangan mo laging bagong produkto. Pero binulat mo ko sa isang ito. Alphan, I can tell you now, anytime you're ready for a reporting contract, it is a sneak preview pala ito, Tony. Teka mo. Hintayin mong i-launch ko siya. Alam mo, by then, I'll be ready to talk business with you. Baka by that time, hindi na namin kayang abutin ng kanyang presyo. Oh, ano, Ami? Remember, isa lang yung hilingin ko sa'yo. Kailangan kong kooperasyon mo. Kaya dapat magtulungan tayo. Wala ko kayong poproblemahin sa akin, Mr. Villena. Huwag mong kalilimutan, ikaw may sabi niyan. Kasi yan ang paboritong rin niya ng mga bago pa ng sumisikat sa showbiz. Alam ko kung paano maging mahirap. Kaya kung anumang biyaya ang mapapa sa akin, hindi ko ito pababayaan. Bye! Bigay lang yan. Sino na tumuli ba rito? Eh, kayo makasama kanina eh. Hindi pumunta rito. Naku, bigla na lang. Ano ito? Ano yan? Pinapalayas na ba ko na dyan? Pinapalayas? Palalayasin ka ba naman ngayon noon? Pabiro. Merci, Max. Hindi mo pa pinapanig ang gamit ni Ami sa kwarto ni Cynthia. Ikaw talaga, babae ka. Ako, Ami, napakagaling mong talaga. Hindi ko akalain na meron ka nga ibubuga. Ano? Ginulat mo kami, Ami. Hoy, Ate Ami. Halika sa taas, dali. Baka ipanik mo na yan doon. O di paano, di tuloy-tuloy na yan. Mr. Villena ang manager ko.
Si Chris Villena, yung manager ni Dina Salcedo. Big time ka na pala, si Ami. Naku, ang ganda-ganda na suot mo, Ami. Naku, pihatong kakailanganin mo ngayon magagandang damit. Cynthia, ipakita mo kay Ami ang iyong kabinet at pihatong may mapipili siya doon mga damit na hindi mo nagagamit. Hindi na po kailangan, Chan. Sila na mo ang magsusupply ng mga damit ko. Ah, at isa pa pala. Sa isang linggo, ililipat na ako ng tirahan ni Mr. Villena. Just when I thought time would set me free, those thoughts of you keep haunting me, holding me. Each and every part of me has tried. Only you can feel that space inside. So there's no sense pretending what heart is not mending. Just when I'll try to make the best of you. Don't let everything I can please the pain. But only you can stop the rain. I just can't live without you. I miss everything about you. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on. Alam mo na tatakbuhan ang buhay mo mula ngayon. Darating ka rin doon. Eh, mami naman kasi eh. Siya lang naman ang pumilit na maging singer ako eh. Lalong-lalo na ngayon na naging singer ka na. Kung naging singer ka raw, eh ako pa kaya. Bakit ka pumapayag? Kung talagang ayaw mo, bakit hindi mo sabihin sa kanya kung anong gusto mo para sa kanya? Para sa iyo. Para sumbatan niya ako. Kailangan daw gawin ko lahat ng gusto niya. Kasi anak lang ako. Hindi mo rin siya masisisi. Para sa kabutihan mo rin ang iniisip niya. Ako naman, sinusunod kong kagustuhan ng nai. Obligasyon ito para sa aming pamilya. Pero iba ka, Ami. Nakikita kong maligaya ka. Matagumpay ito para sa'yo. Tagumpay kong tagumpay. Ipaliligaya ng inay ko ang nangyari ito sa akin. Maaari din sabihin, maligaya rin ako. Pero ang totoo,
Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ligaya dala lang natin ang tagumpay o dahil tarapin mo dito yung mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Pero bago po ang lahat, nais ko muna pong batiin ang espesyal na taong naririto ngayon, ang nagturo sa aking kumanta, ang aking ina. Naku, Miss Javiena, nakita mo naman kung gano'ng maganda ang pagtanggap ng tao sa akin. Beso, beso na sa tita ko. Uy, nandiyan ka na pala, Ami! Ami! Kanina ka ba niya niya? Uy, ang metro lang si Ami. Maraming pera ang anak ko. Punta. Kanina. Beso sa tita. Alis na kayo, ngayon nandito na ako. Kasi meron pa akong importanteng appointment. Nakakagulang yan sa konsyerto. Aba, sige ka na ngayon. Ah, sige ko. Madyong ho. Ikaw ka lang. Wala ka respeto. Mabuti pa kaya iuwi niyo na ito. Mami, Kate, ko. Ano niya? Umalis yun. Type ko ito, ma. Sige na, Carly. Sabihin mo na. Huwag ka nang mahiya. Ano yun, tita? Sinti, ano yun? Ewan ko ba dyan kay Mami? Ano yun, tita? Wala namang gano. Kasi alam mo naman po si Cynthia, di ba? Hindi ba pagiging singer din naman ambisyon niya? Ako, nung nag-umpisa ka, di ba, sami ka rin naman nakatuloy. Ako ngayon nasa mabuti ka ng kalagayan, baka ako matulungan mo siya. Baka pwede mo siya i-recommenda kay Mr. Villena. Ipalabas mo naman siya sa TV. Aba, naku, Carling, kaya gawin ng anak ko yan. Di ba, Ami, anak? Big time yan. Titingnan ko po, inay. Ano titingnan mo? Gawin mo! Kung ito po siya pinsan mo, ang layo naman sa'yo. Huwag mo na lang sabihin na pinsan mo, makasira pa sa'yo eh. Gusto mo nga tulungan natin, hindi man promising ang boses niya. Pag nagkataon, problema pa natin yan eh. Chris, please lang. Kinukulili na ako ng inay. Nakakaya daw sa tita ko. Kung tayo naman ang mapahiya. Mr. Villena, pag-isipan mo muna yan. Naku, pag-isipan daw. Cynthia, tumayo ka dyan. Ipakita mo yung sarili mo kay Mr. Villena. Good afternoon, Mr. Villena. Well, she looks promising naman pala eh. We are the children. This generation. We are the ones who live behind. We are the ones who live behind. We are the ones who live behind. Thank you.
ito, nasa na bang Chris Villena ng iyan? Ay, naku. Hayaan mo naman siya. Anyway, this part is all for you. Cheers, right? You're not in good shape. What the fuck are you doing? I was always in time. Totoo naman, di ba? Right? Mindy Sandelas. Akala ko pa naman. Class na class ang taste mo. Pero, dinisappoint mo. Tapos ka na ngayon. Vina, get hold of yourself. So what? Tapos na rin ako sa'yo. Si Ami na ngayon ang aking paboritong client. Oh, among my many favorite clients. Magsama kayo ni Chris Villena! Iba na ngayon ang bibaman ng manager ko. Ang pinsan nitong pinagduldulan niya, si Cynthia Elicano. Magsama-sama kayo. Magre-retire na ako. Magpapakasal na kami ni Jim. Hindi ba, darling? Sabi mo sa kanila. Pakakasal na ako. En grandeng sosyalan. Pero ni isa sa inyo, hindi imbitado. Hindi na imbitado? Miss, kaya nung sabihin mo, alam ko hindi ka masaya. Samantala ikaw, Miss Ami Mercado, masaya ka, di ba? Feel mo? Aba, masayang. Masayang masayang. Mas kapagod. Mas kinaiinis. Mas kinagigigil sa inis. Masaya pa rin ako. Masaya ko ngayon. Dahil bumibenta. Natutuwa ang mga chimay sa'yo. Darap nyo ka. Pagsasawaan ka rin. Mindy, pauwiin mo na yung bisita mo. At baka lalo pa yung magkalat dito. Tawan mo ko, sisirain lang yung kapi natin. Ami Mercado! Ako! Isipin mo! Vina! Try a little harder, darling! You mediocre singer from the gutter! Chris? Sorry, hindi ako nakapunta sa party ni Miss Sandez kagabi. Magsabi ka sa akin ang totoo. May relasyon ba kayo, Cynthia? At bakit kinakakalala? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Alam mo, Ami, kung ano man yun, labas ka na ron. Responsibilidad ko si Cynthia. Pinsan ko siya at ako magdala sa kanya sa'yo. Come on, Ami. Huwag mo nang problema yun. Tama si Chris, Ami. Hindi mo na problema yun. Ako ang nagdesisyon. Nagtiwala ko si Mr. Villena. Dinala ko si Cynthia sa'yo para tulungan. Hindi para gamitin. You watch your language, Ami. Ami, tama na yan, please. Anong tama na? Anong tama na? Pabayaan mo muna akong magpaliwanag. At anong ipaliliwanag mo? Tingnan mo nga ayos mo. Cynthia, hindi ako ipinanganak na tama. At huwag mo isipin ako'y kasing tao. No! Ako, tanga. Aba, nagsalita ang magaling na probinsyana. Ang sabihin mo, alam ko kung paano ko gamitin ang utak ko. Baka naman natatakot kang palitan kita ngayong mag-on kami, Chris. Magsama kayo. Aba, si Ami. Ami, ang ganda-ganda mo ngayon. Naku, buti ka pa. Sikat na sikat ka na. Gusto ko kayo? Wala pa rin naman akong pagbabago eh. Serena? Andun sa bahay nila, may sakit eh. Kaya nga ako pinagbabantay ni Ami natin dito eh. May sakit? Oo. Aalis muna ho ako. Sandali lang ho. Sandali lang. Ligay! Sabay. Renan, may bisita ka. Ami, masamang tiyempo mo. Ko? Oo, baka ka mabinas.
So, ano nangyari sa'yo? Medyo mas malay. Sa bakit nung araw ko man, sikun lang nararatay ka na. Kaya nga ako, kung may sakit ako, lalo na pag mataas ang level ko, hindi ko hinihiga. Mas masama yun, di ba? Ay, kasi sa kamaraso. Ang kaso raw. Ipaganda niyo naman ang mami Maria ang bisita natin. Ay, naman! Yung saan ng espesyal na suma na ihanda mo. Ang may hindi araw-araw na dinadalo ka rito na sikat na sinet. May struktur din nandito pala kayo. Ang totoo niyan, ang talagang hinahanap ko ay ang buhay dito sa atin. At ang masigot na kanina. Yan ang bang bago ninyong komposisyon? Hindi, ito'y sinulat ni Reyna. Kaya lang ay tinutulungan ko siya sumulat ng nota. Oo nga ho, eh, pero wibo lang alam namin. Ay, alam nila. Pero mas ko ito eh, ba? Pwede ko bang pakinggan? Oo, eh, basta yun. Maestro, puti na kong pagwagwagan kung pipitsuking gawa natin, baka matawa na sila. Ba, hindi masama. Maganda naman. Parinig mo na. Oo, pakinggan ko na. Kung na, sinulat ko lang naman to nung nagkasakit ako dahil wala akong mga gawa. Sige mo naman, parinig lang. Huwag na, baka mamaya, matawa ka lang. Parinig mo na lang. Maganda naman ang gawa natin. Pilitin mo sila. Anay. Baka ako, huwag ang tatawa. Bakit ako tatawa? Sa atin, gawa ko lang, pero hindi ko parin abisado. Ikaw ay halik mo, di ko balik. Ikaw ay sa mga arreglo sa helping ito. Ako, wala lang naman akong magawa kung kaya ako sinulat rin. Chris, gawa niyo naman ang paraan niyan. Ginawa niyo rin na niyan para sa akin. Huwag niyo naman sabihin hindi pwede. Ami, huwag mo ipilit. Baka naman talaga hindi ko pwede.
Bakit mo naman ikahihiya? Maganda naman ah. Mabuti kung hindi maganda. Tsaka isa pa, gusto ko yung kanta. Kailangan lang marinig ninyo. Hey, kumusta? Mr. Lin. Hi. Have you met my new star? Ami Mercado, Ami, this is Washington Lin. Kas na kas ko siya. Peace naman. Mr. Lin, si Serenan, ang aking... Kababayan. Magkababatao kami. Mr. Lin, kailan naman tayo gagawa ng pelikula? Kayo lang humihintay ko. Baka hindi pa ko panahon, Mr. Dean. Kailangan samantalahin mo. Habang mabenta ang plaka mo. Oo nga, Ami. Ngayon na, you're at the height of your career. Kailangan gumawa tayo ng pelikula. Mr. Dean, ano kayang maganda pelikula para kay Ami? Gumawa tayo ng musical. Sino kayang bagay na leading man? What do you think? Ang bala ko isang yung solo picture. Kailan hindi tayo magkikita? Bahala na. Ito naman, ano pa naman sa kutsyan? Ikaw kong busy. Kaya nga, sabihin mo sa akin, paano maayos kong schedule ko? Bahala na. Kung kailan ko ulit magawin rin sa Maynila. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin makukumbinsin na dito sa Maynila at wala? May dahilan ba ako para dito sa Maynila ang nalaman? Bakit kailan? Ako ba hindi pa sa patadahilan? Sabi ko na pati hindi ka nagpaalam sa akin, ha, Hunay? Hanggang ngayon pala, nakipaglandian ka pa sa lalaking yun. Doon nga pala, hindi na kayo nagkikita yung pala. Patuloy ka sa kagagaan mo. Inay, pwede ba pang ibaka ng boses nyo? Bakit ko ibaba ba ang boses ko? Kevin, sigaw ako dito. Baliwala rin naman sa'yo. Sinabi ko sa'yo, kalimutan mo lalaking yun, makasira lang siya sa trabaho mo, ha? Akong nagpaluwas kay Rinan dito sa Maynila, nagkita lang kami, wala kaming ginawang kababuyan. Ano ka ba? Gamitin mo ang utak mo? Sinasayang mong pinagpaguran mo eh. Hindi ko kayo maintindihan, Inay eh. Hindi mo ako. Sinabi ko layo mo, lalaking yun, layoan mo. Ayok na makipagkita kung makipag-usap ko sa'ya. Walang dapat intindihan, sabi mo ang gusto ko. Higit pa sa makaibigan o magkapatid ang pinagsamahan namin na Rinan. At yan ay hindi ko kayang talikuran. Hihilahin ka niya pababa, Amelia. Tandaan mo, hihilahin ka niya. Huwag kang magalala, Inay. Unti-unti na nawawala sa isip mo ko si Rinan. Salamat. Salamat sa pagmamahisabi ko niyo sa akin. Hiwalay man ako sa iyong ama. Dahil kulirang ina naman ako sa iyo. Mag-isa kong binuhay ka. Binigay ko sa iyo lahat ng kapitsyo mo. Ito pa ay gaganti mo sa akin. Kahihiyan! Kahihiyan! Ano na lang ang mukhang iyakarap ko sa mga tao? Sarap mong batayin! 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 Matama na ako! Huwag ka makialam dito! Huwag ka makialam dito! Paano ba ngayon ang iyong pagkanta? Ngayon pa naman, sumisikat ka na. Paano ka lalabas sa TV? Sa stage? Buntis? Buntis ka lang lalabas doon? Ma, hindi na managasakin ang pagkanta.
Ano mahalaga sa'yo? Ano mahalaga sa'yo? Oh! Ikaw ba? Ano ba mahalaga sa'yo? Ano ba talaga? Ano ba talaga mahalaga sa'yo? Meron ba? Pag-arasa lang naman ni Chris. Sinabi ba sa kanya na buntis ka? Ipalaglag mo yan. Ipalaglag mo yan? Ipalaglag mo! Hindi. Tubuhain kong anak ko. Sige. Sige, pag malaki mo sa buong mundo kung paano mo sinuway ang gusto ko. Ipaalam mo sa kanilang lahat na ikaw ay isang dalagang ina. Alam mo ba ibigay Walkman ko? Ay, naku, nakalimutan ko. Di bali bukas may bilhin ko. Yan! Doon na muna kayo. Pirmahan na muna ninyo pangbayad o ito sa naglinis ng swimming pool. Ay, naku, ang dami-dami na natin ginabayaran. Baka mauli na tayo niyan. Pirma lahat ng mother niyo. Yan eh. Ate, yung Betamax ko sila, paano ba yun? Yan, tay, inaasa mo pa sa ate mo. Ikaw nang gumawa doon, tumawag ka na repair siya, pagdalhin mo doon. O, ipadala mo na lang doon at ibigay mo na lang sa akin ang bill, ha? Hindi, ibigay mo na lang ako ng cash, ako nang bahala. Ano, ate, rakit lang yan. Hindi naman totoong sila ang Betamax, eh. Gusto na makaingin ang pera sa'yo. O, binigyan na kita ng pera kahapon. Ang dami ko binabayaran natin. Hindi mo gusto lang sa barkada niya, ate. Naku, ikaw talaga kung saan ginagastos ang pera ko. Magkakamili. Naku! Inubos ko ang aking alawa. Sa akin, ha? O, ito para sa inyong dalawa. O, sige, doon na kayo. Huwag kayong mag-awa. Ay, ha? Ay, mami! Siyempre, hindi ko makakalimutan mo ang naku, Ellen. Uy, magagandang gabi siya. At ito naman para sa akin. Uy, naku, baka yung alas na basag mo. Para kay Commissioner to, eh. Eh, kasi kailangan mag-PR doon. Baka kailanganin mo pag nag-abroad ka. Ani, maganda na ba ako? Inay naman, ano ba naman yan? Kaya pala libo-libo ang binabayaran sa dentista eh. Aba, para malaman nila na ang ina ni Ami Mercado, lahat ng ngipin ay ginto. Ganyan ang tunay na mayaman. Lahat ng gusto ko mabibili ko. Eh, baka ko naman isipin ng taong sobrang yabang nyo. O eh ano, ipagyayabang naman ako. Tumahimik ka nga dyan. Naku, magandang damit ito pag nakita mo. Tingnan ko nga. Oh, diba, sosyal? Bagay na bagay sa akin. Naku. Ang mahal yan. Butas naman ang bulsa ni Ami. Ami, ha? Hindi mo ba nagustuhan? Oh, sorry, ha? Naman, magandang ito. Ang mahal. Kasi gano, hindi mo kayo mo. Alam ba hindi ka mahal ka ng mga fans? At sino mo sabi siya mahal ka ako ng mga fans ko? Hi! Shhh! Sa tapo si Amin Mercado. On with the show! Excuse me. And now, our one and only superstar, Ami Mercado. Ay, baka may nangyayari sa kanya. Ano ba yun? Ako! Ikaw po. Thank you.
tulungan mo naman siya. You got the right. Commercial muna. Ano po? Oh, susi. Hindi yan ang butas. Diyan ako. Ami Mercado, wala na yatang performer na gagaling pa sa'yo. Nakatiris ka ba ng insulto? Napanood kita kanina. Nakita ko potensyon mong mag-artista. Ayun naman, nagpapatawa ka. Hindi mo kasama kasama? Wala namin ni Bina. Kaya naman. Kaya kung gusto mo may magsabay kang uminom, sakay na. Libre ako ngayon. So, wait. Yun ang alam mo. Another round? Another round. Okay ka ba? No. Okay pa. Kailan ka pa natuto uminom? Mula nung kinakay... Sorry. Mula nung kinakailangan. Jeff, no? Jeff Cabanel. Ikaw ba ang marunong magsabi ng totoo? Kung ano kailangan? Sabi mo nga sa akin. Iniwan mo ba si Vina Salcedo talaga? Talaga natauhan lang siya sa'yo. Mahinig ka na talaga magbasa ng chismis, ano? Hindi. Ang totoo na niya ay napagpasya namin na hindi kami bagay sa isa't isa. Napagpasya niya ito. Pagkatapos niya magpakasal. Bakit mas hindi nang pinag-uusapan natin? Ano naman ang gusto mong pag-uusapan? Ikaw, tungkol sa'yo. Tungkol sa'yo. Jeff, dito sa showbiz, walang baho hindi na isusundan. Walang lihim na naitatago. Pero kahit ito sa showbiz, ito pa rin ang buhay na pinasukan mo. Malayong piliin ko mabuhay sa kahirapan. Alam mo, kinikita ko ngayon. Ang hirap ng iyan. Wala kayong pinakaiba ni Bina. Nauna lang siya. Sumunod lang ako. Marami nang nauna. Marami pang susunod. Panapanahon lang yan. At kapag panahon, marami magmamahal sa'yo. Pagkatapos, pagsasawa rin sila, makakakita rin ang kapalit mo. Totoo naman yun, di ba? Hindi mo alam kung sino yung totoo, tao. Hindi mo alam kung sino yung totoo lang magmahal sa'yo. Magandang gabi ho sa inyo lahat mga kaibigan. Espesyal ho ang pagtatanghal na ito ng C2 dahil espesyal ang aming panauhin. Ang recording star, ang superstar sa telebisyon, walang iba kundi si Miss Ami Mercado. Magkakaroon ho siya ng kanyang kauna-unahang pelikula. Ang kanyang launch movie ay pinamagatang Yaya Marie. Alam niya napakasipuder siya po si Ami. I am sure excited ang ating mga panelists na magtanong ng ilang bagay tungkol kay Ami na si Ami lamang ang tanging makakasagot. So, who would like to start off? Siyempre, ladies first, no? Gusto ko lang tanongin si Ami kung kaya siya sumasok mag-artista dahil tap niya yung leading man niya. Ako lang sasagot niya. Eh, ba't yung producer na sumasagot? Eh, si Ami tinatanong ko. Gusto ni Mr. Lim sumagot. Go ahead. Ako may gusto mag-anap ng isang bago pa. Para i-launch.
Pero si Ami pa rin, ang pinapili ko kung sino gusto niyang maglilibing. Eh bakit si Alvin Laurel na alam ng lahat na totoong bagets na bagets ang siyang gusto mong maging kapareha sa pelikula? Ami? Totoo siyang napili ko. May dahilan kung bakit. Pero sa akin na lang yan, Ate Lods. Alright. Talks are wild about Ami and that very young boy named Alvin Laurel. Sabi pa nga, cradle snatcher siya. And as a matter of fact, boyfriend din daw ni Ami ang kanyang producer. Totoo nga may relasyon kami ng producer ko. Di ba, Mr. Lim? Dahil kung wala, hindi naman siguro siya maglalabas ng milyon para sa aking unang pelikula. Pero ang aming relasyon ay business lang. At business na namin yun. Siya nga pala, Ate Luz. Gusto ko sana itanong ang tungkol sa relasyon nilang din si Chris Villena. Oh, Rina. Tungkol nga pala dito sa manager. Totoo ba ang balita namin na balak mong magbago ng manager? Siguro lang, Rina. Hindi niya parang nasagot ang tanong. Okay. Sandali lang. Ganun totoo ang chismis sa inyong dalawa ni Jeff Carbonell. Josie, ah? Siya nga pala. Si Jeff na lang kaya ang tatanungin ko. Jeff? Pabayan na lang natin si Ami sumagot niya. Malaki ang utang na loob ko kay Chris. Mayroon kami pinagsamahan. Kaya kung magkataon man na magkahiwalay kami, walang kinalaman ng kahit na sino. Si Jeff, si Alvin, o si Mr. Lim. Is it true that you're not in favor of the relationship between your manager and another singer? Yung pinsan mo si Sing Jericano? Hindi ka in favor dahil na-insecure ka, no? Personal na yan. Pero okay lang kung ganito ba talaga sa showcase. Ngayon, mayroon akong scoop sa inyong lahat. Medyo mainit-init pa to dahil ngayon ko lang naisip. Magbabakasyon ako. Pag-iisipan ko na naman kung tama ang desisyon ko na gumawa ng pelikula. Excuse me? Oh, excuse me. Ami, Ami, we have a play date to meet. Ayun naman yan. Isa, tukos na si Ami. Take mo na mga kaibigan. Kaya magkakaroon na sa akin na lang siya. Baka lang ko ba? Ano lang tatawa ko, eh? Sige. Hanggang dito na lang ako. Kita bukas naman ang gate. Yeah. Bye. Oh, sige, good night. Bye. Saan ka ba galing, ha? Umalis ko na classmate ko. Nag-date kami. Umalis kayo, nag-date kayo. Kanina pa ako dito, alas 8, nag-aantay para sa'yo. Kasalanan ko ba yun, mamaya hindi ka na lang sisipin. Ilang beses na ako yung ninja. Makakapikon ka na. Nakipi ka rin ako sa'yo. Pwede ba pitawan mo ako? Doon ka na lang kay Ami Mercado mo. Bagay naman kayo. Susan, kung ano man ang iniisip ko nagkakamali ka, kilalanin mo muna mabuti kung sino ko. Kung natatandaan mo nung araw, nasiraan ka na sa sakyan, isinakay namin kayo kapunta ng studio. Kung hindi dahil sa pangyayaring yun, malamang hindi nakilala si Ami Mercado. Kung nakakalimutan mo na ang pangyayaring yun, ako hindi. Mahirap kalimutan yun. Tumatanaw lang ako ng malaking utang na loob. Madalas ka pa rin ba dito? Masarap kasi yung siway ng hangin dito. Yan ang hinahanap ko sa Maynila. Mabuti naman. May tanong papapas sa mga bagay niyan. Rinay, ang totoo, ito ang hinahanap ko. Bakit kami? Ano nangyari? Wala. Nagsisama na ako sa mga ilaw sa Maynila. Naririnig na ako sa mga. Ingin ang traffic. At nagsisama na ako sa mga. Kaya yung isang mga tao. Kaya, ano kaya kung malaki ng kurito? Kung hiningin ko silang magpakasalin tayo.
Wala akong pakialam kung atakin sa puso producer ko. Kung magalit mo sa akin ng mga fans ko, ang mahal ko sa akin ay ikaw. Magpakasira tayo, Renat. Huli na namin. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Alam mo naman, kaya naman hindi mapipigil ang pagmamahal ko sa iyo. Pero hindi ka naman ako. Nagbago ka na. Nagbago na din ako. May iba na akong mahal. Pakakasal na kami. Sino? Si Wilmer? Oo. Tingnan mo nga naman. Nasingi ka na pala ako. Kailan ang kasal niyo? Gusto niyo, ako pang kumanta sa kasal niyo eh. Anong team sa inyo? I can't stop loving you. Ano gusto niyo regalo? Sabi mo sa akin. Shit! Ito nagpalit mo ko sa isang katulad na amang nunguna. Bakit? Naisikil ka sa akin? Dahil ko? Mas mayaman kaysa sa'yo? Mas may pangalan kaysa sa'yo? Mas pinitingala na ibang tao? Paano kung sabihin ko sa'yo, mas tamang isang probinsya ng katulad ni Wilmer kaysa sa isang aming merkado. Pagka ba naman ikaw, Orna? Pagka ba naman ikaw? Wala kang dapat sisihin namin. May mga bagay na nagtalaga na. Mangyayari kung nangyayari. Gusto niyo naman o hindi. Kunti pino lang. Bitiwan mo nga ako. Kunti, Mr. Sir, medyo bangag-bangag po ito. Bahala na po kayong magpasensya. Nakalaklak ng ala. Bakit mo ba ako pinapakialaman, ha? Bakit ka sa labas? Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Doon! Doon sa labas. Doon! Oo. Pinatawag mo rin ako. Pati ba naman ikaw, pinapatulong rin si Jeff Cabrera? At sino ka naman para pakialaman ang buhay ko? Okay, smart girl. Basta malinaw dyan sa tuktok mo na masisira ang karir mo sa mga pinagagawa mo. At bakit naman ako masisira? Trabaho mo, pangalagaan ng pangalan ko. Alam ng lahat ng tao na si Jeff Carbonell ang asawa ni Dina Salcedo. At alam din lahat ng tao na binuntis mo si Cynthia. Huwag mong ibahin ang usapan. Alam mo, Chris Villan, walang tiwala ako sa'yo. Pero nagkamali ako. Tama ang sabi nila. Dito raw sa Maynila. Dalawang klase lang ng tao. Isang manloloko at isang manloloko. At ayokong mapabilang sa ina. At lalong hindi ako kasama sa pangalawa. Hoy, Lusenga! Lusenga daw.
huwag mo kong pangaralan dahil hindi bagay sa'yo. Sige, makakalis ka na. Hindi na kita kailangan. Hindi mo na ako kailangan. Magkakamali ka. Lalo hindi kita kailangan. Ipatawag na ako ng abogado para yung sundan sa papeles. Para bayaran kita. Medyo nahihiya na ako sa inyo ni Ami. Aba, eh bakit ikaw pang mahihiya ngayon? Ako bahala. Hindi makakanyindi si Ami sa akin. Ami, nandiyan ka na pala. Amoy alak ko. Lasing ka na naman? Paano ko magsososyal ng ganyan? Lasing ka na naman. Tingnan mo. Tingnan mo, Kailin. Tingnan mo. Wala ako sa kondisyon magsosyal. Aba, hindi pwede. Ano sasabi ng mga amiga ko? At paano itong damit ko? Ang mahal-mahal pa naman ito. Naku, Carlin, tingnan mo naman. Nagpasadya pa ako ng pareho kami para malaman nilang kinanya ko at hindi alalay. Pwede kayong dalawa na lang ni Tita Carlin ang magpunta. Diyos ko, problema ba naman yun? Hoy, sabi mo, magbeso ka muna sa Tita Carlin mo. May kailangan siya sa'yo. Sabi mo, Carlin. Ano yun, Tita? May kaguluhan din pala kayo dito. Pero normal lang yan. Eh, Ami, alam mo kasi... Gipit ako ngayon. Eh, sincha naman, hindi na ako matutulungan eh. Pera. Pera din ang problema namin eh. Sorry, Tito. Hindi ko kayo matutulungan. Huwag kang bastos, ha? Alalahanin mo ang utang na loob sa Tita Carlin mo. Ngayon ka lang makakabayad. Ilang beses ba ako magbabayad ng utang na loob? Hindi na ba kayo titigil sa paniningil? Walang hiyak ka. Sige, inay. Sa palinaw ako ngayon ko sa inyo. Dahil ako, sawang-sawa na ako sa buhay na pinasok ko. Kung kanino kumantik mo naman, bayad na ako, inay. Hindi ba dito kayong tama ako? Pareho lang kami ni Cynthia. Pinagtulang ka niya siyang pumasok sa showbiz dahil sa pakinabang na makukuha niyo. Para tayo naging batok, malas niyo lang. Nakala ninyo, natutubusin ko kayo sa pagkalugi nangyari sa inyo dahil sa inyong kagagahan. Pagli kayo. Pagli kayo sa ginagawa ninyo. May araw ka rin. Kung gano'ng kataas ang lipad mo. Ganon din ang pagbaksak mo! Saan ko yung mga, please? Sabihin mo. Tingnan mo nga naman. Kilala mo pa pala ako. Akala ko mag-guest ako si Sean na Elvira Manahan. Bakit bigla na lang nakulat ako si Sean? Mahabang kwento yan. Ah, ganun. Pwes, maaga pa naman. Umpisan mo ng kwento at makikinig ako. Ami? Ano na naman ibibigay mong paliwanag sa akin? Para anong naging manager kita kung hindi mo kayang protektahan ang interes ko? Will you please let me explain? Huwag mo nang sayangin ang mga laway mo. Sawang-sawa na ako sa mga katarantaduan mo. Gusto mo talaga malaman ito? Oo. Laos ka na. Wala na ibang taong sumakatrabaho ka. Ay, hindi ako laos. Sino huling taong bumilang taka mo? Kamag-anak mo? At sinong matinong taong gusto makatrabaho sa lasing ng katulad mo? At gumagaas na kakalong kung sino ang prima donna? Kumisig ka, Ami Mercado. Nilalangaw ka na. Yaka, you are fired. Get cabinet. Hindi ko na kailangan ng servisyo bilang manager ko. Sino tinakot mo? Jeff, is anything wrong? Wala naman.
Kinala mo ni Sonia, kaya hindi ko na kailangan pagpakilala sa'yo. Siya ba ang bago mong manok na pansasabon? Hindi ko na kailangan sa pagkakit yung tanong na yan. Hindi ko na rin kailangan magtagal dito. Pero isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Pagpapalik ako. Pagpapalik ako sa itas at kapag nasa itas na ako. Tuntuan kita. With no stars to guide me and no one beside me, I'll go on my way after the day. The darkness will hide me. And maybe tomorrow I'll find what I'm asking. Pwede ba? Tigilan na lang ito. Bye. Kami ang nasisira sa kapalpakang ginagawa mo eh. Nasisira? Sintunado ka rin ha? Oo. Hindi 100% ang musicality mo ngayon. Ikaw ba? Marunong ka pa bang kumanta? Ano ba naman sa atin? Marunong kumanta? Pinapaya mo ako sa mga tao ah. Nagustuhin ka na lang kumanta. Hi. Sa pagsabay sa palasingan mo. Sino ang kawawang mas lasing pa yun sa akin eh. Lab? Labanin ka dito. Dali, nalilig ka. Hindi ba ako maganda? Sandali. Pagnatin lang yan. Sabi-sob ka. Ito. Vitamina. Gusto mo sa papers tonight? Ba't mo lang kaya ka isulat ka ng ganun? Oo nga, ate. Maski sa school namin, pinag-uusapan niya. Nakakahiya. Hoy, doon muna kayo sa labas. Huwag niyang isorin na ate niyo. Amelia, ayoko yung akong palagi mo pinaharap sa mga kobrador. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa kanila eh. Nauubusan na ako ng dahilan. Kailan ko ba talaga makakabayad sa kanila? Hindi ko alam. Paano mo malalaman? Puro alak na lang inaatupag mo umaga pa lang. Hindi na ako tinatablan eh. Huwag mo nang patigatin pa ang problema natin. Hanapan mo na solusyon. Kumilos ka.
Hello? Long distance? Hello? Hello? Renan? 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 Si Ami. Ang mga kasundo.
hindi ka sumusuko. Pero yung ginawa mo ngayon, ginagawa mo ngayon mo doon. Minsan naman, kamita mo ang tama. Ipag-iapan mo ang katayuan. Huwag kang makapalit ang lakas ng loob. Ami! Cynthia, salamat naman at nagpakita ka pa. Bakit mo sa buntis ka na, ha? At ang ganda mo. Sa palagay ko, babae ito. Sana nga, babae siya. At ipapangalan ko siya sa'yo. Uy, ninong ka, ha? Nag-agree na kami. Hi, Ami. Long time no see. Ang sweet mo naman, ha? Okay ka rin naman pala. You look fine. Sorry, hindi kami nakapunta kaagad. Nasusubo kami naman. Tapos na yun. Mabuti pa kalimutan na natin. Pero lahat ng swerte na sa inyo ba? Sana nga. Ito ang posisyon ako para sa'yo. Isang malaking concert. At namita namin ang perspective ng Jesus Cebu. Pero pag-uwi mo sa akin, tapos na ako. Tapos sinilig kayo na naman namin ako. Laos ka na nga kung iisipin mong laos ka na, no? Kailangan sa panahon ito ng isang aming merkado. Ami, mahal ka pa rin ng mga fans mo, kaya susuportahan ka pa nila. Bakit dahil ba sila awa sila sa akin? Salamat na lang. Pero hindi ko pa kailangan ng ganong tulong. Ayaw ko na, Chris. Eh, ano gusto mong gawin? Magbukbuk sa isang sulok hanggang sa mabulok ka. And let all that damn talent go to waste? Isipin mo nga muna kung tama yung ganong desisyon para sa isang katulad mo. Ayaw ko na. Hello? Flora! Flora! Yes! Pati Ami. Apa? Ma! Sandali na. Hello? Renan? Pumapunin tumawag ka, nasa akin. Oo. Dito ko ba sa bahay? Wala ako sa ikong magawa eh. Nabasa ko nga pala. May malaking concert ko pala. Eto nga, patapos na kami ng ensayo eh. Ang buti naman. Naisipan mo lang magtrabaho ulit. Hindi ba yan ang gusto mo? Ang pinag siguro. Hindi tayo para sa isa't isa. Siguro ang negosyo natin hanggang sa magkaibigan lang. Darating ang panahon namin. Darating ang panahon. Maintindihan mo. Kahit mo kami isipin. Kahit ikaw mangyari. Kahit sa kumpaman. Hindi mo ako lang po ng mahal ko sa'yo. O sige, Ami. Good luck. And congratulations. Basta na lang. Renan? Doktor, ano po kaya maipapayo mo sa amin? Hindi naman sa gusto ko mawala na kayo ng pag-asa. Pero pag pinala niyo sa menu, matitingnan siya ng isang specialist. Although, nagagamit ang mga makabagong paraan ng paglalako. Isa tayo, ha? Anyway,
back niya on 2 feet. Pagkatapos ng concert mo, babango ka na naman sa publiko. Kasi ba mo naman bulak na pinito? Flora? Yes, boss! Bigay sa'yo ni Mr. Carbonell. Huh? Thank you. Masama na lang ako! Ako sa mga kapatid! Ang tao, naupunong-puno! Nininervous ko para kay Ami. Ano? Ay! Ay, Ami! Pagkakasal dito sa Mr. Lim. Talaga? Oo, oh, tsaka ang sabi ni Mr. Lim, naitutuloy na rin yung pelikula. Eh, akalaan mo pati ba naman ako gustong gawing artista. Pag pwede ka naman maging artista, di ba? Ami, na. Ami, tignan mo kasi yung mga isang mga isang mga isang mga pakabili ka para panood mga concert mo. At yan sa mga isang recording eh. Ami, lumos ako para maalari ko naman yung pinagpagura namin ni Lilan. Mabuti naman nakalugas pa kayo lahat. Ah, Serenan. Serenan? Bakit hindi ba alam? Ami, ang kasal ninyo na Lilan? Kasal? Walang kasal. Amelia, alam mo ba, hindi ko nakuha ang patulan ako ni Renan. Ewan ko nga ano suman ay pinakalang ko, sobra pa kaungali sa'yo. Ami, may tapong nagtitimpay sa'yo sa kapas. Nakansin. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Bakit, Ami? Kailangan lang ni Renan. Amelia? Ami? Ami? Saan ka pupunta? Ami! Sige, tumuli ka na, tumihintay ka na. Ano ito, Renan? Bakit mo nagawang ilihan sa akin lahat ito? Sa akin pa rin. Ipikilan ko ba naman kita? Kapikilan ng kalungan mo? Tama ka ba? Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi sa akin na huwag na huwag mawawalan ng lakas ng loob ng lumabang? Ngayon ko ba tayo? Isaksak ito ng loob. Pero mo ko sinasaktan nyo lang. Kita mo. Ito ba? Ngayon. Kapag yung concert mo. Sabi mo publicity. At sa sanang panood eh. Pero ano ang palaga ng doktor? Hindi ka mamamatay na nan. Gagawa tayo nung sarali. Hindi ka mamamatay na nan. Sige na, Ami. Hindi ka ng mga fans. Huwag po silang pick-up to bed. Mahal ka nila. Dapat. Kailangan, mahal mo rin sila. Ikaw rin na. Mahal kita. Ano ko ba magtatumpay muli ko pinuhan mo ako? Hindi tayo magpapasya nito. Labanan mo rin na. Kailangan niya ako. Ami. Labanan mo. Gusto ko na. Labanan mo ka. Pag-alik na anak, pag-alik na tayo. Mauli ka sa concert mo. Sandali lang. Alik na ako. Sandali na ako. Babalik tayo. Anak, babalik tayo, anak. Mahalik kita, anak. Alik kayo, mauli tayo sa concert. Ikaw ang nagpangalap sa akin, Lelan. Kailangan kita. Kailangan kita, Lelan. Kailangan kita. Inais ko na kitang ibay. Sandali lang. Balik tayo. 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 Thank you.
So great. I'd like you to meet my new leading man, Pipo de la Cruz. Thank you.
Thank you.